Samantala, pinaghahanap ngayon ng lawmakers o lawyers for commuters' safety and protection ang isang motorista na tumakas matapos makasagasa ng aso sa Scout Tobia sa Quezon City. Bagamat hindi tao ang nasagasaan, hindi raw ito dahilan para takasan ang responsibilidad. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Pasado alas 9 ng umaga kanina nang makuha na ng CCTV ang biglang pagtakbo palabas ng dalawang aso mula sa isang bahay sa Scout Tobias, corner Madrinian Street sa Quezon City. Maya-maya pa, isa sa mga ito ang nasagasaan ng kulay pulang kotse. Bagyang nagminor ang sasakyan, pero agad din itong tumakas. Naglupasay naman sa kalsada ang kasambahay na nakakita sa insidente. Malayo pa lang po yung kotse, pinapendo ko na po. Hindi po minto, as po talagang dere-derecho po siya. Hanggang sa naano ko na po, nasagasaan na po siya, hindi pa rin po siya minto, sige pa rin po siya ano, yung larga po ba. Ayun, doon na po ako nagkaano, doon na po ako nataranta, hindi ko na po alam kung gagawin ko. Sakto namang nasa lugar si Attorney Ariel Inton ng Lawyers for Commuter Safety and Protection na mangyari ang insidente. Sinamahan niya sa Barangay South Triangle ang dalawang kasambahay para humingi ng kopya ng CCTV. Pero ang plaka at ang conduction sticker ng sasakyan, hindi malinaw na nakuhanan. Cruelty to animal, siyempre. Paloob yan. At nananawagan kami sa PAWS na sana maalalayan din to. No? Kami naman sa Lawyers for Commuter Safety and Protection, siyempre aalalay din kami dito. Kaya nga nandito kami. Hindi porque hindi tao nasa sa, babaliwalain na lang natin. Diba? Sa ngayon, nakatakdang ipa-enhance ang kuha ng CCTV para matukoy ang may-ari ng sasakyan na posible raw maharap sa kaso. Una, dapat hinintuan mo na yan. No? Yun, alam mo naman nasagasaan mo, kinausap mo na lang yung may-ari. Hindi ka naman Google pin doon. No? At naayos mo ng mabuti ngayon, kakasuhan ka. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, I am one. With 25.